natin alam, pare. Relax lang. Kaya nga. Pero problema, yung second chance, ani, medyo hindi daw maganda ending eh. Pero sa mga ano diyan, sa mga nanonood ngayon, eh maraming salamat kasi nakipagpuyatan kayo sa amin. Kasama ko dito si Paring Lon, syempre my name is Nengki. And this is the Filipino coverage or the Tagalog coverage ng amin SKTV para sa The Summit 4. Kasi di naman natin maiwan Paring Lon itong mga kuya natin from Mineski Dote. Syempre suportahan natin, manalo matalo, uy. Naku, support then, overlord. Unfortunately, it could have been a great pick para sa Gigabyte Mineski to get secure a Winter Wyvern. Ano problema dito sa ano ah, sa ganitong nanonostra ko dito sa ano, lalaban ng OG yung Mineski sa laro nila. Oh. Ano bakit? Itong Mineski, pre, ano to, greedy pick to. Kaya Slardar, eh, Queen of Pain, abante ng abante yan. Yan. Pero, ano ba yung mga heroes na kayang kumounter sa mga aggressive? Ayan, Dazzle, Winter, Tusk. Oo, oh, sobrang defensive na. Ay! Oh! Ilabas mo na! Beautiful! Mwa, magic! Magic. Alex, okay, Alex. Surprise pick. Magic. Kung nawala ka agad ang KJ. KJ, hindi parang laki. Pero yun nga, Gigabyte Mineski securing. Go, 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 MI, Alex. Nako, Poda, Alchemist, pero Gyro, Geocopter, and it would be comboed with Winter Wyvern, and they have Gigabyte Mineski needs. Tama. They need to ban Darkseer. Tinigang ko kasi naduling ata ako. It was Bane, so kala ko si Darkseer eh. Wala pong support dito yung Mineski, but I do feel kung ganitong bakbakan, mag-ES na lang sila. Oo, ES would be a great choice. Pang out there. Oh, but nice to. Susunod lang talaga si Batman. Ano ba to? Sobrang si greedy. Ben Affleck, oo. Nangyari. Ano to? Tela. Nangyari sa Pinas. Tela. Tela. May Winter Wyvern, may Dazzle, may Tusk. Walang respeto. Hindi, okay lang. Silence. Yeah, oh, sa isa. O, oh, tapos. Ako nga, kung ganyan naisip ko, ah, yung talagang bakbakan. Global. Oo, oh, kaya silencer. Nga, silencer, pero baka last pick yan. Mo si silencer, oh, ubus yan. Yan, Dazzle. Kaya yan. Oh, wasa kang brief niyan, oh, pre. Ma. At saka tama ka dyan, pag parin. Pag nakita nila yung Alchemist, oh, naku mo. Boom, si Alec Mies. Oo, oh, oh. Eh, yung isa lang ang kailangan kong Alchemist na walang nangyari. Text mo na yung manager ng Mineski dito. Panahon. Naipick na yung ano. Oo, oh, si Challenger. Oh, silencer. Panalo na yan. Putak te. Panalo yan. It's time, mga kaibigan. Pero again, sabi ko nga, eh, silencer would be great. Pero pag nakuha nila yung, ano dito, yung dark, si Darkseer, eh, the combo would be real. Wala yan, pre. Peperahan lang ng Mineski yan. Hindi lalaban ng Mineski. Alam mo na, sa US of A tayo, this is the American dream. The land of the free. Anyone has an opportunity to be rich. Mm-hmm. Ngayon, nilabos na nila yung Alchemist, money matching yan, pre. Walang tax dyan. Rock na ito. Eh, paano pag nalaglag bala nito ni Gyrocopter? Wala nga, nasa US nga tayo, malalaglag bala. Hindi natin. Kasi ako talaga naramdaman ko dito the combos nila. And we all know kung paano. Ay, nako, Batrider. Last pick, Batrider. They removed Vengeful Spirit. So, baka bat. Global, global silence yun na yan. Silencer, panahalo na yan, pre. Ilabas yun na, oh. Promise. Silencer or anyone na may silence, Razor Band. Walang magagawa yung Dazzle dyan. Isipin mo ha. Global silence. Sasabakin ng Alchemist. Tulog yan. Wala pa tatlong nga hiwa. Oh! Si Mapo. Naku, yung Mipo. Si Mihira kila. Kaya nga sabi ko sa'yo. Oh no. Silencer. Silencer. Kaya nga sabi ko sa'yo. Silencer. Ilabas na yung nakapalda. Ilabas na. Ilabas. Pero. Kasi medyo ano yun. Walang. Anong wala? No choice na tayo dyan. Pag na-bait ng OG yung Global. Uy, sobrang greedy na lineup ng Mineski, oh. Panahon na. Action kung action. Tingnan natin kung magiging action. Walang stopper. Action 5 ba to? Ang problema dito kasi sa Mineski, nakalimutan nila na kailangan rin nila maging defensive. Ang ginawa ng OG dito, magde-depensa lang yan. Balance, oh. Mapayaman yung Gyro, tsaka Mipo. Yung Alchemist, rarak ng rarak yan. Queen of Pain, tsaka Slardar, Night Stalker. Ilista mo na sa kusina, rarumble yan. So ano ba to? Mid-Alchemist ba to? Oh, mid. Rarumble yan, pre. Nangyari sa inyo. Feeling ko mid Alchemist tapos safe lane Queen of Pain, it would be an aggressive Trident Slardar Night Stalker plus 1. Silencer nga, oh, it would be a better choice. Saktong-sakto yung lahat ng bato nung dalawa. Oh, tama. Ito na. Sipin mo to, ha. Dazzle Winter Wyvern, walang gagawin pag nag-global. Oh. Sa loob ng 4 na segundo, ubus yan. Actually, lahat sila walang gagawin. Gyrocopter Horizon is ubus still yan, pre. Ang ano dito, pag nasa loob, pag nasa, eh, paano pag naswaktohan ng Snow Glower? Sakto, ano yung mauna nga yung global? Tingnan nga natin, sabi ko sa'yo, OG, ano yung hindi yan yung kalaban sa pop game. Alam mo, Dengki, ganito ang play niyan. Alam mo yung Mineski pa-abante? Sino mo magliligtasan pa-abante?
Di ba? Nangyari sa Pinas. Tingnan natin, ha. O sige, pero silencer would be the best option dito para sa Gigabyte Mineski, and they are actually waiting for the right moment. Mukhang sinasaywar pa nila. Mukhang nagkwekwento. Pupunta kayo sa ESL1 Manila, may ticket ka na ba, boss? Ay, ano ba? Nakakalaan nyo sa amin, no? Baka! Uy! Hindi namin kailangan ng ticket. Baka! May baka, siyempre may Pinoy team to. Hindi may kailangan ng Pinoy caster. Nagsasabi nyo dyan. Ano nga, kailangan naman tumitig lang kami. Oo! So, yan na, hintayin natin mga kaibigan kung sino pipiliin dito. Naku po. Silencer? Okay, Axe. Nakay wala mga kaibigan, gusto niya. Pwede na rin, gaso lang. Pero good way, magandang check versus Mipo. So that's it. So ina natin. Magandang check. Totoo, nagsama-sama yung Mipo, di tumbul-tagbog yung boy bawang crackers. Okay, so swap tayo. Di ba? Oh, yun na yun, kumbaga, yun na. So yun po mga kaibigan, isang matinding swap ang mga swappers, creepers. Ayan. Ay, baliktad. At sige, pwede na to. Ayun! Change na natin yung mouse. Oo, alam na natin yan, mga kaibigan. Yung mouse. Yan. Kasi, kung naglaro ka kanina, beautiful. Rock! Nangyari sa'yo, ano? Game! Alright, pakilala yun natin. It's Moon on the Task. Sa'yo talaga gusto ko silencer eh. No-tail raccoon is me, Po Masterino. Fly is your dazzle. Crit is the winter wyvern. And last but not the least, si Miracle. Ang gyrocopter, there's a smoke coming in. Naku, mag-Jesse Bash as Night Stalker dito. Ryo would be playing the Slardar. Jules as Witch Doctor. Kuku Palad would be playing the Alchemist. Jeyo would be the Queen of Pain. At mukhang naghanap sila, nag-trip to Jerusalem ang mga kuya mo. Oh, team dito, being aggressive mga kaibigan. You are now seeing a double ward setup. Sentry. Then you have double sentry coming in. Ganun din man nangyayari dito. Both teams nagkakatansyahan. Ibigay nyo na sa Alchemist yung gold. Give that 500. Inisip ko para saan yung... Kita mo yung kalasag ni Kuya Kuku. Para oh, naka Messiah Piece. Oo, Messiah Piece BTX. Kaya nga, oh, yan. Beautiful. Ibigay mo na kay Kuya Kuku. Manalo tayo dito. Maganda yan, maganda yung setup potential ng Mineski. Unfortunately, walang silencer, pero Witch Doctor actually would suffice. Easy 500 gold. Beautiful. 400 pala, sorry na. First ano lang ba yun? First bounty o every bounty? Every bounty. May greedy, so botcha, oo. So para makakapag early bote ka, tapos yung next pwede mo nang imidas o kaya kung ano man ang trip mo. Pero to Jules and Kuku would be together forever. This is a good lineup. I would say na dapat kaya natin manalo dito. I feel. Matagal pa mag-take off si Meepo eh. Kailangan niya at least level 9 para maging masolid siya. Hindi yan kaya ng level 3 Meepo eh. Itong si Alchemist kunat niyan, boy. Buti kung ano yan, kung sabihin natin halimbawa. Depende pa sa build kung acid spray o battle type na. Pero malamang acid spray na ito, pero nagpapatok lang siya poof para simple lang, just to farm. There's going to be. Nakita mo yung item mo, best of strength. Oh, kunat kagad. Yun nga, alam nga niya, kung baga parang niya bibigyan ng chance si Meepo na makapagpakati-kati gamit yung poof niya. So he's going to be this is going to be an interesting lineup as well. Ryo, samantala sa kabila naman, you have Ryo. Kita mo naman yung network. Nakikagat po yung 3K kagat para kay ano, Palad. Solid place. Coming in from Mineski, at least they know where. Ito, seryoso ang usapan. May na pumasok ang OG dito kasi they are more on the defensive side of the lineup. Pero kung yumaman si Meepo, tapos na ang boxing, wala na tayong dapat itanong pa. Ags, Blink, Hex, dun may hirapan ng Mineski. Wara ka brief. Pero ang gagandahan nga dito, OG needs to wait for them to actually, fight. They need to force the issue sa Mineski. Pero makibetet ka agad. Hindi, pero makunat si Kuku. Tandaan yan! Makunat yan! Puro machine! Best of Giant Strength at nasaktan dito. Grabe na dami, oh. Tingnan mo dama. Na. Dama! Nakakapar pa si Goku! Alatis! So all that. Walang nangyari. Buhay na buhay si Goku. Buhay na buhay ang Kuya Goku nyo. No need for the stun. And level 2 Asipi actually is doing ito it. Ito na naman. Ito tumugtog na naman ang intro voice. Naku, alam na natin. Every time na nakaka-first blood ang Mineski. Kaya nga. Natatalo. Oh, beautiful! Nakakuha ng Inbi. I like this. Easy ka lang. Maganda ang pinapakita ng Mineski dito with that first blood going at the side of Mineski. And of course, Slardar is there to just, relax chill lang. Chill.
Kasi ngayon, ayun, nakakita oh, na naman. Si Batman. Ako, isang silence lang yung ball. Ang dami niyang mangga. Okay. UR2. Galing Cebu. Oh, yeah. Stamperino. Wala pa muna. Pero... sinasaktan lang. Oh! Huli ka pa rin, boss. Slow. Okay. Stamperino. Okay. Pero wala tayong pakialam dyan. Wala tayong pakialam naman nyo. May eye shard pa. Oh! Ganda! Stand! Magic! Waraker sa free first, pero sa kabilang side naman, namatay si... Sino namatay? Si Jules. Namatay si Jules, si Licious, Papa Paul. As usual. Pero okay na yan. Maganda ang nangyayari dito. At just right now, maganda naman yung rotation na pinapakita dito ng ano. So, pinapataas na yung level ni Wyvern while... Nabugnot pa si umalis na siya Hindi, si Mipo naman gumugupan. Pero again, kumbaga parang ito solid prowess coming in from Alki. Tsaka ito ang question dito, pababayaan mo ba sa kusina itong si Alki? Okay. Eh alam mo naman, pagka naging makata ito. Kaya nga Lalaban sa Mimbo yan kung payamanan ng labanan. Si upline, Kuya Peace. You don't mess with Kuya QQ. Tatanda mo yan, Tail. Si the Alk. Kaya ngayon medyo chill. Papabayaan sa kusina yan. Tukyaw na yung network niya. 2.6K. Buo na yata yung... Hindi pa. Akala ko, ipinuno niya yung threats niya. Ayun, nasaktan tayo sa... Nag-rank match. Rank match ba yun? Hindi naman. Normal lang. Pero kahit na yun, Alchemist na eh. Tropa natin eh. Naging patope eh. Ino-off yung Regents eh. Ito naman sa kabilang side. Do you are now seeing a... very defensive. Look at this. Nakikipagbalagbogan dito si Rio. Pero gusto ko yung ginagawa nila dito, Demo. Napalas yung mga bugas. Tranquil boots pa talaga build kay Slardo. Para sulit yung niya pag nag-sprint siya. Anyway, madalas naman ang ginagawa niya lang kasi papasok sa loob tapos mag-i-stamp lalayo na kagad. Para mabilis yung region. Kaya nga, masyado siyang vulnerable. Masyado siyang malambot pag nag-sprint. And that plus 2 armor is actually underestimated ng mga nag-atlas yung pala. Pero mamayin ako. Ito na, ipagbalugbogan dito si Moon. Delikado si Moon, pero he has full mana. Si Rio, nagtawag ng backup. So, Fly is just waiting for the right time to attack. On the other side naman, Jules is also there. Delikado dito si Kuya Rio, sensing the danger, the animosity. Wala siyang mana to the stump, pero meron siyang mangga. Anyway, pero ito, kanina ka ba dyan, Doggy? Borderino, cut out! Magbago isip, wala ka na eh. Money matching to dito. So, ibig sabihin, talagang sabay yung pagbigkas to, Kuya Deki. So, tama. Tatagal ang laban dito. Why? Kasi walang kinuwang stun dito si, Kaya nga. Si Kuya QQ. So, pure farming. Pure farming techniques. Oh. And actually, that's good. Kalaban niya, Mipo. Wala ka naman makipagsabay. Oo, makipagsabay. Sabay. Kahit na anong beses mong patayin mo yung Mipo, yayaman at yayaman yun kasi, meron siyang gubat eh. May mga patahan. Pero naman, yun naman maganda dito sa Minesi. They have Slardar. So, they can actually... Ayun napatay na naman mga sir! Opo, it was Miracle who faced Jeyo and Jeyo won. Beautiful! Sabi ko, ito yung magandang line. Pero na ako po, Olsmon. Pero ito, there's going to be a back. Pacheck nga kung meron ng merong grave si... Ito, pumasok dito. Ang ganda ng boy, Bawa Crackers! Oh, beautiful! Nakahabol si Moon! Opo, it is there! Patayin mo, Bash! Boom! Takbo na, Bash! Magic wand, Kuya Bash! Magic wand! Click mo na, sir! Ayaw niya! Meron nakabili na siya, naman nakapag-shopping na kagad si... Pero ito, pumasok dito si Kuya Jules. Jules, Delicious, Papa Paul, umiikot siya. Merry go round! Nagpaikot-ikot. Oh! One way! My Kuya Jules! May net! Oh, ganda naman ang heal! Saktong-sak! Oh, grabe naman yung heal! Kuya Jules! Saktan mo na yan nyo! Eto na! Sabay mo! The comeback is real! Space created para kay Kuya QQ Palad! Na ngayon mayroong 1.9k gold and this is definitely a hand of Midas! Ay! Naku! Huwag niyong papabog na mababayaan sa kusina! Si Kuya Kuku Palad! Di ba tinuro sa inyo? Pero on the other hand, tingnan mo naman si Mapo. Ayan din eh. Ganun din yung kanyang gameplay. Ganun. Look at the network. Baka Alchemist yan. Matic yun. Who is doing it? Matic yun. Anong ginagawa nito? Ang gusto naman kasi ni Mipo, levels. Levels? Wala ka pa nila. Ba't ka na dyan? Hoy! Alam niya kasi, walang stun. Farm lang. Kala ko mag-guard Pero nag-guard na nga siya dito. Napaglabag siya ng 2 points. Tandaan nyo, sinasabi ko na sa inyo. Sa lahat na nanonood dito.
Huwag niyong papayaan sa kusina si Kuya Kyu Palad. Pero ito, hindi na pala tumahidas. Feeling correcta na to. Recta Radiance na to. Radiance na ito. Kaya nga, panahon na. Manny Matching, tandaan yan. Money Talks. Kaya yun ang abangan natin dito. Samantala, tsaka tandaan ko habang may slaughter tayo dito, lalaban tayo, Kuya Dhingi. Ah, minus armory ng Masterino dito. So maraming kakainin bigas dito si Notel. Kailangan niya ng Scuddy Pippen. Maraming item actually. Kailangan mo niya first of all. Kailangan niya ng ano. Kailangan niya dito ng Boots of Travel and the Blink Dagger para makalapit. Kasi kung hindi, re-respetuhin niya dapat yung pag-initiate. Hoy! Nakakita na dito si HB! Nako, delikado siya dito. Oh, sinaktan! Beautiful! Ito pa! Napaka-husay na ba? Nako po, nagising na! Nagising! Nagising! Nagising ang mga dragon! Oh, magic! Ang mga nasa pandakapit! Magic! Kaya nga. At ang ngayon, tuloy-tuloy lang ito. Pandakapit Mea! My goodness, 3K! Gold sa kamay nito ni QQ. TV Takamiya ni QQ pa. Alam mo kasi yung nangyari dito sa OG, naisip nila, alam mo itong Minesi masyadong malakas sa aksyonan. So napaisip sila, defensive heroes. Pero ngayon nagbabayad sila at hindi pa kumikilos yan ang mid boy. Oo. Ang mid na papabayaan sa kusina. Nako po. Kaya pero tingnan mo si Alchemist na kakainan, naka-agitate sa tuwa ako. So, Trikyao is doing it mga kaibigan. Ito, 3.3 ha, at 8 minutes pag in. Pag ito umabot to ng 11 minutes radiance, nako po. Grabe no. Makate, Kuya Mipo. Talo pa niya si James Bond, si Spectre. Oo. Tapos ang boxing dito, pre, hindi talaga nila na-check dito si Kuku. Kaya umaga kung ako yung coach, baka si Stephen Curry na to, may score na to. Oo. Dapat 15 points sa isang quarter. Yala, sobrang init na kailangan. Pero kasi maganda rin kasi yung pinapakita ng ano dito, yung gilid-gilid ng Mineski. Rio is doing a very great job actually. He's 2-0-3. And of course, Jeyo as well. So nangyayari, nape-pressure dito yung gilid ng OG na mag-react. In turn, nakaka-free farm si Goku. This is the best scenario for Mineski. Mismong-mismo kasi napipilitan na nga OG to rotate. And leaving Alchemist behind is actually ano a step in the wrong direction in my opinion para sa OG. At least give up the lane. Kumbaga, di ba, sa totoo lang ha, Gyrocopter can fend for himself. Meepo can actually farm. Pero ito, ito na isip na nila. Ito na ngayon. Ayun. For Kuku and he is dead. Oh, my G. Pero ito ko pumapasok dito. Oh! Scream mo na ba? Popper na upper ka siya dito mga kaibigan. Pero na-heal ba dito? Wala mana si Jeyo. Is recovering kaya ba? Sama, Jiggy Joy! Sigaw! Right click! Noko! Snowball! Pero si Jesse mo siya dito, isang sigaw lang dyan! Pero may magandang snowball! Hindi, ang ganda naman ang hilswak nung swap to! Ubus yata dito, Mineski! Right click mo ba? Kulang sa buwan si Mame! Pero hindi, wapos kagad ang hilswak! Nahil! Ubus! Ang Mineski dito! Yun ang sinasabi ko! The power of Meepo! Ganda ng micromanagement! Coming in from the Meepo, No Tail knows when and where to place the clones! Nabaliw eh, nabaliw ang Mineski, hindi lang sila ba focus pa eh. Medyo matagal yung nangyari doon eh. Could have been better if there was a team reaction coming in from the top. Kaso wala. Medyo kaya nangyari doon, wala rin kasi stun si Yeno, si Kuku. Masyado siya nag-greedy. Unfortunately no, level 1 stun ni kakuha lang yan ngayon. Pero at least, tingnan mo naman, medyo maliit lang ang nabawa sa kanyang gold. I mean, 3.5k still in the hands, 3.6 right now. So 200 gold na lang eh meron na siyang. Ang pinaka-important lang dito is ano, matira nila tong si Nodel pero no, Nodel ay ibang klase, international Meepo Lord. Kaya nga si Meepo God. Nako. Tapos naman ang boxing natin kaya, dito. Hindi naman naging 8k MMR si Miracle kung wala-wala lang yan. Alam naman nagpa-boost lang yung kuya mo. Pero ngayon, 6-7 po ang score. OG with that nice comeback. Pero again, it's not yet over. Stomp. Pero to huli ata si Ryo. Gagamit naman niya kanyang ano, sprint. Wala pa. Meron na siyang Blink Dagger but it's already being stopped. Miracle, oy! Buhay ang kuya mo! Ay, pero, tinamaan. Doon, tinamaan na sa back. Naabot ng Alikabokya. Black Cannon. Ang maganda siguro gawin dito na Mineski habang ito na. Pag nagka-region siguro kaya naman yung mag-push. Oo. Yun. Walang sagot ang OG so far ngayon sa ano sa tawag dito sa Radiance unless makapag-heal bump dito si ano si Dazzle which I doubt since hindi naman nagkasama-sama ang problema dito pre ah. Nako! Nako patay! Jules, nagpresenta mga kaibigan inabot sa plato ang kanyang ulo. Oy! Pero may boy-bawang crackers ba ito? Wala na. Patay na. It's Ogre! Dominating, makukuha pa yung Tore. Tore pa easy money. And that's what I was talking about. The levels rolling up para kay Meepo. Actually, dapat ang nangyayari ganito. Si Ryo, nahabi ng attacker na. Umabante na siya dito. Kaya yung pulposin yung Meepo na yan. Basta ma-ampli. Totoo yun. Purifier. Pag na-purifier na, isang yung stamp nun, sobrang laki ng bawa since it's physical damage. Yung kanyang Slytherin crush. Tsaka siguro, ewan ko,
Kailan na-action ng si Boss Kyu-Kyu? Eh, pero meron na siyang ano, tiyan mo, 300 gold na lang. Nangangamoy ano naman tayo dito, nangangamoy intro, pero I believe na mas maganda yung chance na Minesky dito. Oo, it would be a 13-minute, Radiance. OG is XP, is racking up points. 4K na kagad within the span Radiance of 5 na, minutes. Radiance na, Radiance na. O, yun na, Radiance na to. Mabalag tayo dito, sir. Magpaliwanag na tayo. No? Kaya easy lang muna. So, kapit lang muna kayo sa guarder ng mga brief nyo. Easy lang. Di ba wasak ang brief natin? Kaya, buhay mo tayo dito, mga sir. Just have to play smart. Have to play smart, yo. And actually, big props din pala kay Jay, yo. Using that Queen of Pain. Actually, checking ano Miracle kanina. Pero ngayon, syempre, hindi na niya kaya. Kasi Mipo, masyado na siyang marami. And medyo may kunat-kunat na ng konti. Magic resistance and also next playing item a big na kailangan ni Jay dito is important. It's either he can say Orky, something na can nullify a skill. Especially, get silence sa the dazzle. Pag, if the going gets tough. Kasi syempre, pre, alam mo na gagawin ng ano dito. All-in sila kay Mipo, Reno, Masterman. Tama. Tsaka di naman pwedeng umasa lang ang Binesi sa silence nito ni, ano, ni grabe, Jesse Bash. Mipo na to. Pero ito na panahon na mga kaibigan, ito na. Nasaan na yung Backseat Boys? Labanan to ah, isipin mo to pre ah. Isipin mo na lang to pre. 13 minutes Aghanims laban sa 30 minute Radiance. Ganyan, kapikat ang international kalibre ang labanan dito. Baka naman ano. Kumbaga high level to eh. Kaya, pero ito to mga kuya natin, they can catch me for right patay, now. Patayin na nila. Ayan, patayin na yan. Muna. Patayin na yan para wala ditong span ano, pang grave. Ay, pero the weave, oh my god, ang ganda ng buhay bangok, nakasakto-sakto. Oh my goodness, oh no. Patay niyo si Lotel, patay niyo si Lotel. Di talaga mapatay, my god. Hubos, ang Pineski. Grabe, snowball. Plus yung ano, cold embrace. Baka mapatay mo yung isa. And unfortunately mga kaibigan, the placement skill this, from OG. These are the bread and butter play coming in from OG. Hindi nila napatay agad yung ano eh, yung Dazzlino, Masterino. Kaya nga, pero alam mo, nagandahan sana ako dito yung pagkakapwesto ni Jules pagkagamit niya ng Boy Bayong Crackers into the Death Fort. Ang problema, ang kalaban niyang Mipo, pang-international. Actually, ang kinakala ko nila, pre, Cold Embrace. Oh, Snowball, yun nga. Lahat na pwedeng magligtas sa Mipo kasi all-in Mipo sila dito, pre. And actually, isa to sa mga pinaka parang, nahalala ko ito sa pub, ito yung mga parang pub's dream lineup eh, yung Mipo plus Dazzle kasi yung heal pump niya eh. Pero right now we're seeing it coming into play, sobrang hirap patayin ni Mipo right now, especially with the 3 supports. Actually, Alchemist needs more items, yun lang yun. Di pa niya nga eh, kumbaga payat pa rin siya dito, even though lang yaman niya. Yasha is now coming into play, and next would be tawag dito Manta style Manta para makapag-split push. But look at this. Oh, yun na, kaya nyo mag-solo flight dito mga kaibigan. No tail. Agonim Scepter. Ito, yung mismong icon niya, ni Mipo. Naku, pero yun ito, pinatay na lang dito. Si Kripto. Yun, Agonim Scepter. Tapos bote lang ang puhunan ni Mipo dito. But he's gonna take the ages for himself. This is bad for Mineski. I do feel that their fighting chance has a... Naku, back na. Back. Yung naman level ni Mipo, level 14, in comparison to a level 11 Alchemist. Ano yung sinasabi ko dito? Ako, masip ni Kuya Kuku, kailangan niya tumakbo. Did not gonna hit. Muntik na. Oo, pero ito may kulong. Ako, nagsama na ng baka maaw. Ito na kumpisya sa barkada. Andito na ang parokya. Pinalimutan na siya. Boom! It became Coco Crunch. Yun ang sinasabi ko doon. Sabog sa ako. Hindi wala naka-blinkout ang kuya mo. Sobrang lakas. Pumasok si Rio, tapos tumakbo ulit mga kaibigan. Galawang Marino, hinarangan nila ang daanan para wala nang makalimutan. Actually, that's a bad play, I mean, by Coco. He's too greedy. Dapat nag-back na muna siya. Wala pa siya sa boss mode eh. Kumbaga, wala pa siyang bilang. No, na ba siya? Ito ang greedy. Net would hit. Umating na ang mga barkada niya. Naku, pinalimutan na to. Asa ka naman mabuhay si Rio dito. Oh my god. Oh nag-stop my god. Uy, pero there's a stop. Uy, point to. Point to. Net, not gonna hit. Beautiful TP out, brother. Nagkunat din, ano, salamat sa, ano niya, sa kit nito ni paring, ano. Still, the problem has not been solved. OG is rolling in the deep with the Miporino Masterino copy. Oh, and not to factor in, hindi pa ginagamit dito masyado ng, ano, ng OG yung kanila mga ulti, ng Winter's Curse being used yet. Yung weave ginamit na kanina, which... Cooldown has been used by only a couple of times. Tapos parang di pa nakita ng uppercut. Oh. Pero mamaya, imagine mo yan, paano po pwesta ang Mineski if they can be locked down by OG? Eh, kaya nga nagmamanta dito si Uncle Goku eh. Naku po.
So ito na mga kaibigan, kailangan pa dito magpataba ni Kuku. Kulang pa ang kanyang katabaan. Yasha is now finished. Pero problema, tingnan mo naman pag-abati ng ano dito ng OG. Mukhang ano sila, sabi nila taga ano kami, US kami, so alam namin. Actually, ano ba item dapat ng Alchemist dito kung hindi siya nag-rad? I do feel na okay na rin yung rad. Rad is a solid choice. Actually kasi mabilis talaga masana makakapag-push yung Minesi kung hindi sila naubos dito sa mid kanina. Kaya ngayon nang uli si oh, doon na nag-snowball dito si Notail. Napakalakas nitong kaya, ano. Nagalawang nagalawang League of Legends dito mga kapatid, and it's hard to actually ano come back. Oh my goodness, Alchemist securing the Yasha pero he can't do anything. Especially coming into ano this match. Ako wala na to. This is going to be very hard, especially may Aegis pa yung ano, Meepo, so ito na. Oy, Leho! Uppercut! Boom! Yun ang sinasabi ko. Ngayon, may burst na nga OG. Ako, bumasok pero magandang ulit ito. Ang problema, meron ka lang call down to separate everyone, and I guess this is a wrap-up from team OG. Meepo might die! But the Aegis was pop. Jayu was there. Winter Wyvern. Naku, patay yata tayo dito. Oh my god, Notail just diminishing Minesi! Oh! Very great play coming in by the European Union. Grabe mga kaibigan, in-effect sa another 20-minute game. Grabe. Baka OG yan. Kaya nga, hindi mo pwedeng sinusinuhin lang basta-basta ang tawag dito. Warak ang EDSA mga kaibigan. Oh. At ayan, take note, this is another 20-minute game with a Meepo that's already at level what? Anong level na ni Meepo? 17. Actually, hindi naman masama yung nangyari, pero talagang grabe lang ang galawan ng OG dito with a high level, ano kasi, no? High level, Winter Wyvern. Ang iniisip ng ano ng OG, sige, mayayaman niya nga, okay, pero tandaan mo, XP naman yung puna namin. Mas mataas level namin. Kaya naming bumangga. Kaya man. Look at the XP difference. Naku po, mauhuli pa natin. It's 12,000 ano, XP. But yung gold, ayun o, nasa 12k ako na rin. Petot, my goodness. 1 is to 1 yung difference ng XP, no? Grabe. So imagine the snowball. Nag-start yun nung nahul. Napitas nila si Kuku dun sa may baba. Catching him na full on farming mode, walang pang stun, walang pang patakas kahit ano. Tapos doon na nagtuloy-tuloy. This is very hard for ano, Minesi right now. You have no mid and then you have a super farm. Ayun pa nako, ayan sino-sino lang mga kaibigan. May ano dito, oh, lagyan natin. Baka kayanin. Baka kayanin. Easy money, that would be 700 gold in the bank. Solid para kay Kuku. Patingin ng mamaya fight recap magkano. Yan. Oh, wow, 1.5 1-5-kyao kasi god almost ang laki ng streak niya ano. No tail. No tail, no Meepo. Meron siyang ditong buyback and let's see kung magbabuyback ba itong famed hero nito ni Paring Big Daddy. Mag-scuddy beepet pa yun makatingan. Ito OG was there. Oh, pinasok nila dito. They want fly. The butterfly. Sonar Crest. Oh, buhay pa. No. Pero ito na tumating ng backup. Oh my goodness. Uppercut kagad para kay Jayo. Pero hindi nila tinaliguran nila to. Wala silang pakialam. Jesse the heal coming in. Mega was pop mga kaibigan. Double nila. Alchemist was there. Miracle is here as well. Mahabol siya dito. They want some blood. Tiga mo, Lo, no? Kanina bawas ang OG. Pero ngayon, full HP na naman kaagad. The defensive supportive items and skills ng OG dito. Pressuring. And ano actually parang kumaga parang binabaliw ang Minesi lahat ng binabato nilang damage hihil lang pabalik. Ako po. Oo. And that's from Arena. So DOT ang puhunan dito ni Alchemist and all those damage over time coming in from Radiant hinihil lang eh. Oh, actually may nagiging problema mo dito. Pagka tumagal yung Meepo, going to be an unstoppable one. Sasaksakan lahat ng item yan eh. Tapos ang boxing dyan. Ang nakikita ko lang na pwede nilang gawin dito versus sa Meepo is to hex him. At least hex one guy para ma-focus fire nila. Ang problema, meron pa kasing cold embrace, may shallow grave, may heal, may mech, may snowball. Andun lahat eh nang pwede mong ipanligtas sa isang crucial hero playing a crucial role sa inyong team. Ako, samantalang for Alchemist, wala silang pangalit. Oh, Jesse Vash, nagtago, nagpag-up na puno, pero inatake siya ng neutral, so this could be a dead giveaway. But nope,
they would be able to escape. Oh, yun. Ako, ako, no! Stop! Stop! Oh, no! Sayang, Micro, sir! Micro, nino ba yan? Kanino ba yan? Sino bang may... Domi. Domi. Feel ko si Gyro. Si Miracle. Miracle, atas ng MMA mo. Oh. Pero nakalimutan mo. Pero okay lang yan. Okay lang yan. Hindi naman ganun ka, ano. Pero imagine mo yun kung ganun kabilis yung mata ni Miracle. Bilang oh, in-stamperan niya, naku po. It would be very big. And it would be disastrous, actually. Para sa Gigabyte Mineski. So, yun po. May nagkatanong dito. Sabi dito ni paring Bragi, 27 Olats na daw ba? Hindi pa. Easy lang kayo. Hindi pa naman tapos ang laban. The score is 10 to 20. Yes, this might be a dire situation for Gigabyte Mineski, pero hindi pa tapos ang laban. Actually, nakikita ko dito, other than Alchemist, they don't really have any map control right now. Especially with the main lane going haywire dahil nabasa kagad. Oh, oh. Ayun, lima na yung mapo. And Alchemist just finishing Mantis type, pero wala pa rin nakikita ng illusion to split push. Hindi pa niya kayang galawang Naga Siren. Masyado pa rin siyang malambot. Oh, oh. That's the story. End of the story, mga kaibigan. Kaya nga. Pero yun nga, hanggang ngayon, inisip pa rin kung silencer yun. Imagine yung pagpasok ng Meepo, imagine yung pagpasok ng OG. Literally, they can't do anything for 4 seconds. Pero yun nga, lang, isang malaking walking ulti si Silencer dito. So, he is the only primary target. Pero unfortunately, hindi po ganun ang ginawa ng Mineski. They went for a Witch Doctor support. Oh, yun na, stampede nung wala kaya nun. Pero huli. Naku, there's a counter go coming in. Jules might fall down here. Warrior's Punch was there. Boy Bawak. Naku, Meepo is there too. No. Oh, Miracle again being saved by this ally. Naku, napaligiran dito yung invisible. Kukupalan, pinaputukan. Oh no! Nakita mo yung heal bump. Aksidente lang yun eh. Hindi nila kita si Kuku. Pero dahil hinilbigla yung limang mapo. Oh my god, Miracle. Isang palad. Naku, kinulungan na patay si Kuku palad. Tinitigan na. Jai Pass, Jeyo moving in. Nasamod me there. Winter's Curse! Ruining everything. And OG, I think, can run away with some casualties. But there again, counter go. Patay na naman. Miracle showing you the 8k MMR star. Kaya nga, boost na naman ang Mineski. May himala. 12-24 ang score. 3-2 exchange. Look at the damage. 7,000 coming in. Pero malaki kilita ng Mineski noon. 2.1k. Pero again, hindi mo naman dadala yan sa libingan eh. Yung pera mo. Oh, and of course, yung pinaka-important dito, the mid is being pushed. How will they react? This is very important. Ang hirap dito. There's a cooldown coming in. Jules might die. Actually, oh, wala na siya. Oops! Wala siyang death worth dito. So, literally zero damage potential. Para ma-threaten man lang si, ano, si Miracle. Ang plano yata nila dito, pagkaganin pa si Jules eh. Actually, pwede yun kasi may, ano, Algi eh. Pero, di na din yata nila, OGs, keen on winning. Ayaw na nilang patagalin pa to sa lane game. Tama. At saka, I don't think, Kuku would have those kinds of distractions. Kailangan niya ng item para makipagsabay. Medyo tall order na meron mag-share pa sa iba, diba? Oh. Kung sa sarili nga niya, nahihirapan na siya para mangaan pa ba siya magdaya pa ng iba. Pero ito, Roshan being secured by OG. They're waiting for at least one more minute before Roshan comes back. And this European team, salamat sa nag-correct sa akin sa chat, this European team is literally, ano ngayon, on fire. And very much unstoppable. Grabe. Pero na-imagine mo, Lon, grabe ng ano, grabe ng inangat talaga ng competitive Dota. Parang dati eh, nung ano tayo, medyo hanga na tayo sa mga simple-simple plays, pero ngayon, it's already down into science. Pwede mo nang i-predict yung mga mangyayari by the mere looking dun sa parang numbers crunching. So ngayon, Meepo, on his timing window, paano mo sasabayan? You're just level 15 Alchemist, wala pang level 3 ulti, level 20 na si Meepo. And now securing, I think, meron na siyang Hex. Just, let's just make sure, okay, baka may scan. And you have to, ito, sabi. Bakaya daw si Jeyo. Pero hindi na to kasana ni Jimboy. With ano, 13 armor, parang very hard to... Oh, yun na, Hex! Para kayo. Ito mo naman ang item ni Gyro, Scuddy, Pippen, at saka SNY kasi helicopter siya. Hindi, also he needs armor as well kasi syempre, the Fairy Fire kaya, at the level 2 is around 10. And if I may add perfect item choices mula sa OG, pakunatin na pakunatin yung sarili para hindi nakakatakot yung Radiant Spurt. Ngayon yung Radiant Spurt, kilite. They have mech, they have regen. Regen. Meron silang golden place, may heal, may weave. Kaya, so, shouldn't be a problem going into the high ground. They just want to make sure everything is on the right path. So, yan sinasabi ko dito. Yan yung laro na, kumbaga, high level Dota. No
taking of risk. May ano sila, may high risk high reward strategy pero mostly consistent plays. They went for the Roshan dahil ayaw nilang i-risk na pwedeng makapagbawi ang Mabineski. Oh, oh, oh. So ngayon mga kaibigan, mga totoo naman po, nakaabot na ng LA ang Intro Boys. This is going to be 35 minute game if push comes to shove and umabante na ang Mipurino. Oh, the question is doon, papatagalin pa ba ng ulo yan? Okay, hindi na nila patatagalin. Oh, oras kasi na. It's not in their favor even though they are in the lead for items. Siyadong risky. Kaya nga, pero they're just doing their job. Ika nga, we are just... Oh, ito, huli nila si, ano, si Miracle. Pero meron natin siyang Aegis. Hindi, wala siyang Aegis. Mali ako. Sorry naman. Ano lang pala siya. They can clean items. J.O. blinking in just to destroy the creep wave. Radiance will do the trick. Kukupal moving in. The stun would be there. Nag-split siya for no reason. I think na-threaten siya. Baka gamitan siya bigla ng Winter's Curse. Pero ito, they can't really do anything para madepensahan itong kanilang mga buildings. Sinisira ngayon dahan. Dahan. And this looks like Mineski going to the lower bracket. Look at the top lane, mga kaibigan. Oh, ito, huli nila. May ano ba, Sonic Wave? Well, Sonic Wave muna. Boy! Abang! Sigaw! Ayaw pa nila! Yun, patay! Aegis would be pop. Abangan nila din yung tunay. Ayun. Nice play coming in. But OG still being OG. Just secure the rocks without any effort at all. Kaya nga wala din. Nakuha pa rin nila yung kanilang game plan din, which is the Roxas. Within 35 minutes. So, pasok agad. There's an initiation coming in by Ryo. Pero wala silang magawa. Na-screen ka agad. Nakita mo naman crit dito being the threatening Winter's Curse. On point once more. At nakita mo yung gulong itlog gulong. Dala mo ito. Baka mabuk. Baka mabuk. Oo. Oo. Pinapain also, not that explosive at all. Wala ba siyang agalins or whatsoever to help sinusubuhan get that first damage. J.O. is still on the verge of dying as well. Again, getting healed. The mobile hospital of Team OG is just always there. Kahit anong scream, sonic wave, partridge in the... Basta lahat na nga pwede gawin na nga Mineski. It's just being caught and sustained. Oo. O tayo kung upahan, nagmalaki na mga kaibigan na mala, Dr. Mundo na siya dito. No tail killing Ryo, and I think this is a massacre. Oh, nag-split pa, baka may matuwa. Doon yung mga Bata. Habol. Oo, naku, TP. Naku, wala. Wala. It's over! Grabe mga kaibigan, it's a clean 2-0. Oh. What a repeat from the Frankfurt Major happening. At yun, aray ko. Kot Pinas. Hey! Hirap talaga manalo sa OG. Respect ta OG. Kaya nga. So yun po mga kaibigan, kitang kita natin ang performance ng champions. Wala kang dude. They deserve that Frankfurt victory. Pare, walang